Ang lifeboat ay ang huling ruta ng pagtakas patungo sa kaligtasan. Maaari lamang itong maging kapaki-pakinabang sa mga tao sa loob kapag alam ng bawat tao kung ano mismo ang dapat gawin sa isang emergency. Kung sakaling ang taong karaniwang gagawa nito ay nasugatan. Hey guys, welcome back to my channel. It's me again, Vlog Ninel. For today's video guys is ipamilyarize ko kayo dito sa loob ng lifeboat kung anong meron dito sa loob ng lifeboat. Ang lifeboat namin ay daybait lifeboat o ito ay totally enclosed lifeboat, rescue boat. So ang lifeboat namin guys na ginamit na material ay fiberglass reinforced plastic. Ang haba ng lifeboat namin guys ay mayroong 8.5 meters. Ang lapad nito ay 3 meters at ang taas nito ay 1.3 meters. Lifeboat station. Ang lifeboat station ay matatagpuan sa port side and starboard side ng barko. Alam nyo ba na meron tayong 11 uri ng modernong lifeboat sa iba't ibang klaseng barko? Narito ang mga modernong lifeboats na dapat mong malaman. Open lifeboat. Noong nakaraan, ang mga bukas na lifeboat lamang ang dinadala sa mga barko. Maaring naalala mo ang pelikulang Titanic kung saan ipinapakita nila ang lahat ng mga bukas na lifeboat na dala nila. Ang Titanic ay hindi pangkaraniwan, lahat ng iba pang mga liner ng karagatan ay may dalang bukas na mga lifeboat noong panahong iyon. Partially enclosed lifeboat. Ang isang lifeboat na bahagyang nakapaloob ng isang lifeboat kung saan hindi bababa sa 40% na bangka ay natatakpan ng isang matibay na takip at ang iba ay may permanenteng nakakabit na foldable canopy. Totally enclosed lifeboat. Ang isang ganap na nakapaloob na lifeboat ay isang lifeboat na binibigyan ng isang matibay na hindi tinatagusan ng tubig na enclosure na ganap nakapaloob sa lifeboat. Free fall lifeboat. Ang mga free fall na lifeboat ay ganap na nakapaloob ng mga lifeboat idinisenyo upang inilunsad mula sa isang free fall na daybait. Sa mga barko, karaniwang kasama dito ang mga oil tanker, gas carrier, chemical tanker at product tanker. Ang mga bulk carrier ay susunod na pinakakaraniwan dahil sa bilis na maari nilang masira. Lifeboats with a self-contained air support system. Ang mga lifeboat na may self-contained air support system ay ganap na nakapaloob ng mga lifeboat na maaaring magpanatili ng ligtas at makahinga ng kapaligiran ng hindi bababa sa 10 minuto nang sarado ang lahat ng pasukan at pagbubukas. Hyperbaric lifeboat. Ang mga hyperbaric lifeboat ay ganap na nakapaloob ng mga lifeboat na naglalaman ng pinagsama-samang hyperbaric chamber dinisenyo para gamitin ng mga saturation diver na nanirahan sa isang may pressure na kapaligiran. Fire protected lifeboats. Ang mga lifeboat na protektado ng sunog ay ang mga lifeboat na ganap na nakakulong ng mga self-contained air support system na mayroon ding sistema ng proteksyon sa sunog na kayang protektahan ang mga sakay nito mula sa patuloy na sunog ng langis na hindi bababa sa 8 minuto. Lifeboat tender. Ang mga lifeboat tender ay bahagyang nakapaloob ng mga lifeboat na particular na idinisenyo upang gumana ng mga tender na nagdadala ng pasahero. Ang mga ito ay karaniwang matatagpuan sa mga cruise ship. Rescue boat. Ang rescue boat ay isang sasakyang dagat sa pagitan ng 3.8 meters at 8.5 meters. Ang haba ng dinadala sa isa pang sasakyang dagat at nilalayon ang gamitin sa pagliligtas ng mga tao mula sa tubig o marshalling life rafts. Fast rescue boat. Ang isang mabilis na rescue boat ay isang sasakyang dagat sa pagitan ng 6 meters at 8.5 meters ang haba. Ang mga fast rescue boat ay maaaring magmaniobra sa bilis ng hindi bababa sa 20 knots para sa hindi bababa sa 4 na oras. Life rafts. Ang mga life rafts ay ginagamit para sa paglikas mula sa mga barko sa parehong paraan tulad ng lifeboat. Ang pangunahing pagkakaiba ng isang life raft ay inflatable at walang sariling propulsion system. So ang video na to guys ay para sa mga baguhan, sa mga first timer dyan para madagdagan yung kalaman nyo guys at para ma-enhance yung safety. So dagdag kalaman na rin sa inyo to guys. Bahala na kayo kung paano nyo intindihin yung video na to guys. So ito yung loob ng lifeboat. Itong lifeboat na to guys is designed for rescue boat. Bakit rescue boat? Kasi meron siyang kakayahan na humila ng 0.3 meter per second at kayang magbuhat ng 8,349 kilograms. So, ilibot ko muna kayo guys sa loob nito guys kung anong meron at anong meron dito at anong mga parts nito sa loob. Ito yung radar reflector. Steering wheel, konektado siya sa tiller. Ayan. May emergency tiller siya guys. So, just in case kung pumalya yung steering wheel. So, ayan. Tiller, gamitin mo siya ng tiller guys. Ayan. Gamitan mo siya nito para matimunan mo siya ng maigi. Hindi natin alam kung 100% pag-work yung steering wheel. Well, actually, hindi naman siya palyado. Emergency lang naman. So, ito, ginagamit ito pang timon. Parang nasa bangka ka lang guys. Bihitin mo lang siya.
pakaliwa, pakanan, left and right. So, ayan, gagana na siya at liliko ka na kung saan mo gusto liliko. Ito yung tiller, emergency steering. So, ito yung safety belts. Ito yung steering chair at ito naman yung steering stand. Ayan. So, we have fixed window. Ayan, ayan, so meron din tayong searchlight, guys. Papaandar pala nito, guys, ay parang sasakyan lamang. So, pagsaksak mo dyan, lagay mo sa glow para mag-preheat. Tapos, wait for 5 to 10 minutes. Control, or forward, reverse, or neutral. So, we have compass. Ayan. Gauge ng mga air bottles. Ayan. So, itong lifeboat na to, guys, is totally enclosed lifeboat. Survival manual, guys. Huwag niyong kalimutan basahin to kasi nandito lahat kung paano ka makasurvive sa loob ng lifeboat kung sakaling may sakuna. So, huwag na huwag niyong kalimuting basahin yan, guys. Kasi napaka-importante niyan, lalo na sa emergency situation. We have charts, paper charts. Meron dito sa loob, guys. Ayan, so tide tables, tsaka nautical almanacs, andito na lahat. Well, sa barko namin dito, guys, is 34 crew kami dito, guys. 17 dito, 17 din doon sa starboard side. Kasi nandito tayo ngayon sa port side lifeboat, which is rescue boat. Ito yung pinaka-rescue boat namin, port side lifeboat. Ano nga ba ang mga equipments na nasa loob ng mahiwagang lifeboat na to? Dalawang paraan sa pag-release ng lifeboat. Ito ay ang on-load release at off-load release. Sa on-load release ay limang procedure ang pwede mong gawin. Samantalang ang off-load release naman ay nababatay sa opisyal na namamahala. On-load release. Hilain ang safety pin sa hook assembly. Pangalawa, hilain ang safety pin sa release handle unit. Pangatlo, tanggalin ang hydrostatic interlock na takip o basagin ang acrylic sa release handle unit kung ito ay gumamit lamang ng emergency. Pang-apat, itaas ang hydrostatic interlock lever at hawakan ito. Pang-lima, itaas ang hawakan ng paglabas at hilain pababa. Off-load release. Una, hilain ang safety pin sa hook assembly. Pangalawa, hilain ang safety pin sa release handle unit. Babala, patakbuhin ang release handle lamang sa kumpirmasyon ng kaligtasan ng opisyal na namamahala. Ang paglabas ng lifeboat sa isang taas ay maaaring magdulot ng pinsala o kamatayan. Pangatlo, iangat ang hawakan ng palabas at hilain pababa. Sana may napulot kayong konting kaalaman sa video na to. Ang kaligtasan ay nagmula sa iyo. Paano ba yan, guys? More power, God bless, and see you on our next video.